Hi everyone! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung bago po kayo sa aming channel, please don't forget to subscribe and click the bell button for you to be notified sa susunod naming videos. Ngayong araw po, na-surprise ako, naghanda si Kuya Sir ng aming lunch. So, nakakatawang isipin na parang bumalik tayo sa probinsya. Oo, kamayan kami ngayon. Kamayan kami ngayon. So, ano yung mga food natin ngayon, Kuya? Siyempre yung ni-prepare natin ng yung binalot sa saging na naman. Yes, masarap yan siya. At saka yung tilapia natin na sweet and sour. Yes. That, and together with steamed okra at saka salad, vegetables. Oo, mayroong cucumber, lettuce, tomatoes, lemon. Okra at saka lemon. Oh, may bagoong kami. Tapos, meron din tayong sausawan, yung ginawa natin. Sweet and spicy chili. Yes. Tapos meron kaming radish na pickle. So ito yung gagawin namin. So parang bumalik kami sa probinsya. So nakakatuwang isipin. Mm-hmm. Masarap. So, sige, kumayan na. Kain tayo. Excited. Na ako kumain. Yung binalot natin sa dahon, ibuksan natin para makita niyo yung ginawa natin. Yes. Ipakita mo sa kanila. Kamayan tayo. Favorite kasi ito namin. Steam lang siya na simple lang kasi healthy. Okra, gusto ko ng okra. Oo, healthy. Marami tayong makukuha ng nutrients sa ano sa steam okra. Ayun, umusok-usok pa. Tingnan natin, yung binalot natin sa dahon. Yan, sa'yo. Ito yung malaki sa'yo. Hindi, okay lang ito lang. Kasi yun ako, baka mabuhos yung sabaw. Yun, paborito namin ito. Yan. Kain po. Kain tayo. Kain. Sausawan. Mm-hmm. Ako rano siyang kunin ko. Mm-hmm. Ito sa akin, sausawan masarap. Today is fifth day na, no? Ngayon, quarantine. Mm-hmm. Modified. Oo, na-modified quarantine dito sa amin. Sa, kaya grabe. Alam mo, baka kalabas. Alam mo, mura lang, di ba kuya, ang budget mo dyan? Napagkasyang. Yung, ano natin, yung tilapia natin, 120 per kilo lang to. So, isang kilo lahat yung niluto natin, pero dalawang ano na tayo, di ba? Dalawang menu na tayo na ginawa. And then, hindi naman natin maubusto sa isang kainan lang. Hanggang gabi na to, nakain, di ba? Ang sarap ng sausawan. Pasig tayo. So, radish? Kaya, kuha lang ako dyan. Bagoong masarap yung sausawan, actually. Nilagyan natin yung feelings ng ating binalot sa dahon na tilapia. Nilagyan natin turmeric, luya, and then sibuyas, kamatis, celery nilagyan ko, spring onions. Tapos yung binalot ko yung sa loob mismo. Sa loob niya mismo may ano yan, may pumasok ako doon. May stuff. Oo, na pampasarap. Kasi para natural lahat. O, siyempre naman. Para nasa probinsya tayo. Kamayan. Sarap. Kasi pag nasa city ka, tapos ganito yung food, parang nami-miss mo yung buhay probinsya. Lalo na kung probinsyano ako, parang nami-miss ko yung lugar namin. Pareho tayo probinsyano. Parang. Pero siyempre, ikaw lumaki ka na, di ba? City. Sa city, pero probinsya pa rin na compare dito sa atin sa Manila, di ba? It doesn't matter naman kung saan tayo pinanganak. Ang importante, masaya tayo na nagkasama-sama na nakakilala tayo, di ba? Kasi karami naman sa Manila, probinsyano kaya marami. Makaka-relate sila dyan kasi hindi naman taga-Manila lahat. Dito lang tayo nakita-kita sa Manila. Ang sarap ng okra, isaw sa bago. Sarap na rin yung labanos natin. Parang naluto niya sa suka. Masarap. Mga kamis ng buhay po minsan, no? In fact, dapat sa probinsya tayo nung March 19 pa, di ba? Naabutan lang tayo ng lockdown. Na-lockdown kami dapat dito. Dapat mas mag-stay kami doon. One month.
Nabutan lang ng lockdown. Nabutan kami lockdown. March 15 kasi, eh 12 nag-effect na hindi yung flight natin. Flight natin na hindi. Napakahirap ng sitwasyon na yun, no? Kasi walang, wala talagang ano, brown rice po yung kinakain ko. Hindi pa ako nag-white rice. Brown rice siya. 1 year na pa ako no white rice, more on brown rice na kasi. Brown rice with the brown lady. Black coffee. Uy, proud ako na tan ang beauty ko. Oh, siyempre naman. Kasi talaga Pilipinong Pilipino, di ba? Yes, saka makinis ako kahit maitim ako. No problem. Tsaka yung mga hinahanap ng mga ano, alam mo na. Correct. Basta, masarap. I-try nyo talaga. Para makakain ko yung daliri. Masarap. Sarap niya. Ang sarap ng radish pico. Crunchy siya. Oh, masarap. Kasi na-absorb niya na yung suka, di ba? Sarap. Next time, nagawa pa tayo ng mga pickled na meron pa tayong mga ideas. I-share namin sa inyo. Talibib ako sa'yo mag-prepare. Nakakatuwa kasi hindi ko in-expect na ganito yung maging outcome. Oo, outcome. Kasi kanina, nagpiprito ka naman tilapia. Hindi ko alam na may ganito. Kasi I'm planning sana na sabi ko, iniisip ko na kayong lunch natin. Kasi parang, siyempre sa kwarto lang ako. Ayoko naman. Maliban sa tilapia, nakita ko nagpiprito ka kanina. Hindi ko alam na may ganito ka parang eksena. Nakala ko may bisita tayo. Diyos ko. Tanging talaw nakakain. Pero yung labas of it is healthy food. Healthy lahat. Kasi minimaintain niya na yung kanyang vital statistics. Malapit niya yung competition. Actually, diabetic ako. Bawal ako sa matatabang pagkain. Alam mo na kung anong sa rice na yung white. Kasi hindi rin ako sobrang kumain. Kailangan good for diabetic, ha? Yes. Yung okra, mas masarap. Ano yan? Gamutin sa diabetic. Pero yung iba nga nakikita ko din, nuhugasan ang kinakain. Oo, minsan nilagay sa water. Kasi matamis. Kasi hindi ko siya. Kaya pag nilagay siya sa water. Kasi yung slimy. O slimy siya. Parang iba yung naisip ko. Parang natural. Naisip mo yun? Ayoko nun. Parang hindi ko gusto. Naisip ko yung ex ko pag naano. Yung kinakain kasi namin yan. Yoke lang po yun. Ay, masarap pa, masarap. Pero kayang-kaya ko kainin siya na hilaw. Eh, ibig sabihin, i-buwa, hugasan lang, kainin siya ng raw. Masarap at tamis-tamis yung kanyang lasa. Pagkain probinsya talaga. Mm-hmm. Wait, speaking of probinsya, napapa-shoutout si Juliet Pangilinan. Correct. JNM. Mm-hmm. Yung kanyang page. Lalikunin ko. Napapa-shoutout din si atin yung friend natin sa Guimaras. Si Ate Janet Atienza. Atienza. Isa sa mga mayayamang pamilya niyan sa Guimaras. Ate Janet, I miss you. Kuya see you Nunoy. Soon. Kuya Nunoy. We love you. Mga bata. Oh, yung mga bata. Kasama din si ano? Si J and Julia GNM 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 Exotic Flora 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 ang kanyang business page. Oh. Ang kanyang business po ay mga orchids. May mga different orchids po siya sa Palawan. Kung sino gusto mag-order, legal po may license siya to operate. Wow. Social din si Juliet. Isa din yan sa supporter ano? Natin. Oo, maliban sa supporter, tinitinga lang ano, artista sa larangan ng pag-arte. Pag-iyak. Ganun ba? Hi Ayet, I miss you. Sa Ayet. Kaibigan natin yun. At saka sa Guimaras pala, si ex-gov
Nava, si Filipino Nava, friend namin dyan, at saka sa kanyang asawa dyan, sa Guimaras, sa Ordan. Pinabutan ako sa mga sinishoutout mo. Kasi mababait yung mag-asawa na to. Kung minsan, pag may nangyayari, orthopedic siya eh. Pagka, doctor pala siya. Kung may mga nabalian, sisimentuhin, kung saan pumupunta doon, walang ibabayan. Walang pamagandang bay siya. Yun kawang gawa. Yan talaga ang dapat tularan. Correct, correct. Well, alam nyo na dyan, mga taging marasin ang bubutuhin nyo. Hindi po to disclaimer lang po, hindi ito pang promote ha, yung page namin. Mm-hmm. Minabatid lang po namin. Mga kaibigan yan dyan eh. Baka hindi tayo i-follow kung ng mga kakampit ng kalaban niya. Ay. Okay, tapos, sino pa ba ang nagpapa-shoutout sa inyo? Si Mark. Mark Suriano sa Cavite. Kaibigan natin din yan. Support talaga yan. Support kong support. Oo, no, nakakatuwa si Mark. Yung pakarami siyang order ngayon na. Kasi si Kuya, nagtitinda siya ng lumpia. Online. Online. So, libangan niya. Kapag wala ka, in fact, kung wala kaming trabaho, kasi work from home kami. Correct. Pag wala kaming trabaho, yun, kami nagba-vlog. Si Kuya naman, minsan gumagawa kami lumpia. Kasi ba, we're trying to be productive yung araw namin. Correct. So, kailangan. Kailangan namin na parang i-enjoy. Lalo na hindi kami nakakalabas. Imagine, nakaraan naka-deliver ako 30 tubs. Tapos yung isa, 50 tubs naman ang in-order. Ngayon, i-order niya naman siya, siguro mga 25 tubs. Talagang naniniwala ako, malakas ang online selling ngayon. Kasi kahit kami, nitry lang namin, nag-click. Hindi ko pa nga pinupost sa FB eh. Kumbaga by, ano lang, friends lang. Tsaka ano ngayon, hindi kami maka-deliver because of quarantine. Na ano tayo, na pumunta tayo ulit sa MP. Easy Q. Tsaka nagkatakot ka. Yung nakakatawa, nakakapag-keep in touch tayo sa isa't isa because of internet, of... Actually, yung mga kapitbahay namin dito sa condo, online seller talaga. Correct. Mag-online selling talaga sila. Ang dami. Yung sa baba namin dyan, gulay at saka prutas. Kasi nasa 20 floor kami, yung sa 19th floor, fruits and vegetables talaga saka yung online selling nila. Walang mayaman, walang mahirap. Sa akin na online selling talaga. Siguro dahil yung iba na nagiging libangan, yung iba naman as kailangan. Tama. Oo, pero sobrang nakakatuwa na lahat ng tao naging pantay-pantay itong panahon ng pandemic. Correct. Meron dyan nga yung nasalubong ko sa elevator. Mga pastries naman sa kanya, mga dessert. Ayun. Oo. Nasasabi nga nung nakaraan, may dala ako ng ano, ng tub na may bihon, bibigyan natin sa guard. Sabi niya, sir, nagbibenta din po kayo. Akala yung nagbibenta kami ng bihon. Actually, kasi dito sa condo, bakit magluto? Kasi kami talaga, pinipilit lang namin magluto kasi nga, ang gastos magpa-deliver. Correct. Kasi hindi pa kami nakakapa-install ng gas range ba yun? Ano ba yun? Yung binili nating... Meron na dyan. Hindi pa namin nakapa-install yung binili namin. Yung dalawang burner na... Electricity. Pang-kuryente. Yung para sa pang-kuryente. Yung top lang siya. Oo, tapos kailangan i-design pa namin yung area namin. Walang gagawa dahil nga naabutan ng pandemic. Pinagtyaga muna kami sa electric stove. Pero nakakatuwa kasi ngayon, marami tayong nalalaman kung anong dapat gawin natin, maging productive tayo kahit sa pandemic time tayo. So, ayun yung maganda. Sobrang ang daming nagagawa, na-discover pa natin na alam natin gawin. Kasi dati ako, personally, ang akala ko lang, magtatrabaho ako, okay na, ganito. Pero ngayon, parang ang dami ko pala, nakapag-vlog tayo. Na natuto ako magluto. Correct. Patan talagang nagulat din ako. Nalabas lang din yan, mga talent kasi yan yung nakatapos. Nakapag-aral ako online ng kung ano-anong mga in-offer. Sa na doon itong vlogging at yung makeup tutorial. Correct. Abangan niyo po yun sa September. Marami na nakaabang sa kanya sa makeup kasi ako wala akong idea doon.
Oh, isa pang natutunan ko ngayon lang dito, kami-kami na lang nagugupitan. Hindi nga ako marunong. Ito, tinuruan ako siya magupit. Sa akin. Ako nagugupit sa kanya. Siya naman nagsishave ng ulo ko. Hindi na kami lumalabas sa labas. Kasi nakakatakot. Delikado. Oh, delikado. At saka delikado, di ba? Nakakatakot kasi, kuya. Ayun ang inano natin na mauwi yung virus sa ating pamamahay. Kasi yung mga loved ones natin, sila yung at risk din, di ba? Mm-hmm. Hindi lang tayo. Yun yung kailangan be sure kung lumabas tayo. At saka hindi ako pwede magkasakit. Kawawa ang pamilya ko, sa akin umaasa. Correct. At saka during the studies of COVID-19, usually yung mga type sa blood type tayo yung nagbe-base yung COVID eh. Mm-hmm. Yung ano, si Tin kasi AB. A ako. Ah, A siya, A. Ako naman O. Sa type A kasi, madaling mahawaan ng COVID. Iyon sa blood type. So ako naman niya, ako kasi universal blood, hindi ako madaling mahawa. Kaya may immunity, no? Not immunity, pero kailangan maging safe pa rin tayo. So hindi natin kasi nakikita yung virus eh. Ang sarap talaga ng kinakain natin, dami po nang nakain. Mm-hmm. At saka nag-mutate siya. So kaya mag-ingat yung mga lumalabas dyan ng mga subscribers natin at saka mga kaibigan natin. Mag-ingat lagi sa paglabas. Kaya not subscribers, every followers. Oo, followers natin. Yung mga viewers natin. Laging mag-ingat kasi hindi natin nakikita yung kalaban. Enjoy namin yung pagkain. Masarap siya. Very simple, tapos masustansya. Ang maganda, affordable. Correct. So, yung ano natin, 120 lang. O, plus the salad. Tapos hiningi mo lang, di ba? Hindi ko kayo makahingi. Mura lang din yan, kung tutuusin. Siguro yung pagkain natin, pati na yung rice, lahat. Siguro mga, estimate ko mga less than 200. Yes, exacto. Kung kakain ka sa labas, Mahal. Ito yung kinain namin to kung sa labas kami kakain, it's worth siguro mga 700 plus. Di ba? Naman. Saka delikado pa. Dito sa bahay, safe ka pa. Saka sigurado ka na maganda yung preparation ng food kasi ikaw mismo, tayo mismo. You're safe kasi, o, kasi tayo mismo. Malinis mismo tayo, ikaw mismo gumawa. Yung importante. Masaya. Kasi marami tayong natutunan sa mga seleksyon ng mga nangyayari sa buhay natin, no? Nag-grow tayo every day, even though siguro ako sabi ko kahit ako pa yung edad ba. Pero yet hindi ka nagsa-stop ng learning. Mm-mm. Kasi doon tayo nag-grow. Totoo. Kung ano yung sitwasyon na nangyayari araw-araw sa buhay natin, nag-learn tayo. So doon pa rin yung masarap yung buhay. Kasi once you stop learning, hindi ka nag-grow. Ganun yung buhay. I-enjoy. Tsaka i-enjoy na. Wala nang time para sa hate and correct. Yung mga bashing, yung ganito-ganyan. Dapat love na lang. Yes. Makes it lang ang buhay. Tama yan, tama. No time, mga poison sa buhay yan eh. Yung sabi ko sa'yo, di ba? Yung i-enjoy mo na lang kung ano meron. Yung ano, kasi mga but you need to work hard also. Correct. Tayo mismo magagawa ng ating dapat gawin, mga puturo natin tayo din gumagawa. The mere part is nag-share tayo ng mga ideas. Mm-mm. Para maka-learn din sila. Mm-mm. Through us. Mm-mm. Yun yung importante. Yun naman eh, kung maka-learn tayo na hindi tayo maka-experience ng mga bad moments in life, maka-learn tayo ng lessons sa ibang tao, i-grab natin yung opportunity to learn. Diba? If you think na helpful sa inyo, take it as correct. Positive. But if you think na hindi siya helpful, ayan nyo lang. Ganun nga. Basta ang importante, maging malapit ka sa Panginoon, kay Allah, yes. O kung ano man meron kayong pinaniniwalaan, inaalagaan niyo yung pamilya niyo, yung trabaho niyo, tapos yung kalusugan niyo, importante kasi your health is your capital. Yes. Health is wealth, sabi nga, diba? Thank you guys. Hope you enjoy watching. Off na lang ako. Busog na kami.